¿Qué tal, mga ka-YouTube? Buenos dias, buenos dias todo, y gracias for joining me in another video here on the Maychuan channel. Isa sa panay kong kasama habang nag-i-edit ng mga videos ay itong mainit na tsokolate na gawa mula sa Tablea. After ko maubos yung isang cup nito, feeling ko ready na ako for the hours of editing efforts ahead. Sa Shopee ko nga pala binibili ang mga Tablea na to. Bawat tablet nito is sakto para sa isang cup of serving ng hot chocolate. Yung size ng tablet may vary. Minsan may mataba, minsan may mapayat. Pero itong hawak ko dito is yung expected normal size ng bawat Tablea na madalas yung makukuha. Ito nga pala yung sarili kong paraan sa pag-prepare ng Tablea, okay? Gagamit tayo ng asukal. Next ay ang gatas. Itong Liberty kondensada ang choice ko pagdating sa gatas. Pag wala ako nito, ang ginagamit ko is Bear Brand powdered milk naman. Itong 1 cup of water dito is para reference lang ito upang malaman natin kung hanggang saan sa mug ko yung saktong level ng 1 cup of water. Ayan, nasa gitna lang ng mug yung 1 cup of water. So tatandaan ko yan. Ngayon, magpapakulo na tayo ng tubig. Sabayan natin yung pagkulo ng tubig. At maglalagay na tayo ng isang Tablea sa mug natin. Sa paglagay ng Liberty kondensada, huwag madami kasi napakatamis nito. Baka kasi ma-overpower ng tamis yung lasa ng tsokolate at iniiwasan nating mangyari yon. Usually talaga, 1 teaspoon ng gatas lang ang ginagamit ko when preparing for my cup. Sakto din sa akin. However, pwedeng-pwede niyong dagdagan later if sa panlasa nyo is mapait pa rin yung tsokolate. Ayan, looks yummy! Konting sugar lang. Again, ayaw nating ma-overpower ng sweetness yung lasa ng tsokolate. Actually, hindi na ako naglalagay ng sugar kapag Liberty kondensada ang gatas. Pero para sa video na to, papakita ko na yung paglagay ng sugar. Kasi ito yung common sweetener na meron sa mga bahay, di ba? Just make adjustments sa sweetness sa mga susunod na paghanda nyo ng Tablea. Iba't iba kasi ang level ng chocolate bitterness ng mga Tablea. Personally, gusto ko malasahan yung counting bitterness ng Tablea with very little sweetness sa background. Okay, let's pour the hot boiling water up to that 1 cup level we saw a moment ago. Please be careful in this step because we're handling boiling hot water. And sakto na. Now, we stir using this teaspoon. Tuloy lang yung paghalo. Paikot-ikot yung kutsara dyan sa baso. Buo pa yung Tablea as you can see. So give a little more time to your stirring efforts at no rush. Let's take it slow. Ito na kasi yung good part. Ito na yung tsokolate natin after 2 minutes of stirring. May mga visible pang buo-buo na granule size Tablea bits. Kailangan nating matunaw yan to bring out the maximum flavor of that 1 Tablea. Ang water temperature dito sa mug is not hot enough to melt this. Kahit pa haluin natin ito for some more minutes. To do that, I go here to my 12-year-old microwave oven. Wrong move, that was hot. Now dito, aabangan ko visually hanggang kumulo na yung tsokolate. Kita naman from the window yung pagkulo and pag-build ng parang froth sa top portion ng mug. So be very vigilant and don't take your eyes off the mug or else maglilinis kayo ng spilled chocolate sa loob ng microwave. So parang nasa merry-go-round yung mug dyan. Paikot-ikot sa loob ng microwave. Abangan natin yung pagkulo and be ready to press that stop button. Exciting, di ba? Clock's running and it's been 30 seconds since we turned this one on. And ayan yung froth. Ayan yung kumukulo. Press it. Hello there. Oh, kumukulo pa. Tuloy lang natin yung paghalo. It won't be long now. And we are done, guys. That is my way of preparing the Tablea.
Napakadali lang, di ba? I gotta wrap this video now kasi I can't wait to drink my chocolate here. Hope you find this video helpful. If you have questions, just let me know in the comment section. It would really help the channel if you could click the like and subscribe button. You are part of the channel's upward and onward growth and I greatly appreciate it. Thanks for watching at kita-kit sa susunod kong video.